Hello mga kayari, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gawin itong animated section na yun. Kaya, let's go! Hello mga kayari! Before we start, kailangan natin mag-export muna ng JPEG or PNG from our model. Kailangan natin mag-section doon and yun yung magiging base natin para makagawa tayo ng lively na section. Now, kailangan natin ng high resolution. At hanggat maaari, gagawin natin high resolution yung section natin para kahit mag-zoom in, zoom out tayo, is clear yung section natin. Okay, eto na, magbubukas ako ng Photoshop. After mag-export, buksan natin yung Photoshop and then open natin yung in-export natin na JPEG, no? Okay, so kung makikita nyo, ito na yung in-export natin and then may mga some lines na hindi pa, ano, hindi unlock natin. And then, we are going to select the background white. I-remove natin yan para ang matitira lang is yung mismong ano natin, yung mga lines lang. And then we are going to rename it as main file. Okay, so another layer naman for our background. Ayan, so yun yung gagawin natin white. No? And then we are going to fill that as white. Syempre, matatakpan siya pag nasa harap siya. So, ililikod natin yung background. Okay. So, ito, kung makikita nyo may mga lines pa dito, gagawin natin is edit natin yan. Ayan. Usually, gumagamit ako ng lasso. Ayan. Ayan, diba? Makikita natin yung mga lines. So, ito, i-trace ko lang naman to para matanggal yung lines. And then, i-delete ko siya. Okay, ayan. Ayan, and then double click para mag-close yung ano mo, selection mo. So, ayan, may medyo may natira pa na kaunti dito. So, I'll edit it. Ayan, then set deselect natin. And then, next na gagawin natin is i-trace natin to yung parang slab mo or your section na ano, thick line. Okay, so gagawin natin siyang isang buo na color black. Yes, select ulit ako ng ano, lasso, and then iti-trace ko lang siya para hindi siya magulo. Ayan. Ayan. Kasi kung makikita nyo yung section niya, may mga lines pa siya. Para ma-hide yun, gagawin natin siya isang buo. And after this, na matrace ko siya, i-fill ko din lang siya ng black. Okay, so I'll speed it up na lang kasi medyo matagal to. Ayan, so ayan, i-fill ko na siya. Oops, sorry, white yun na click ko. Ayan, i-fill ko na siya na black. Okay, so kung makikita nyo is mukha na siyang isang buo lang. Sorry, hindi pa pala. Ayan, i-fill ko pa iba. I don't know bakit hindi siya nag-fill totally. Nagkaroon siya ng divisions. Ayan, okay, isang buo na. Okay, and then select lang natin. So, meron na tayong continuous line dyan, which is gagawa na natin siya ng story. In this one is parang ito yung magiging pathway and then ito yung cafe. Okay, so yun yung serving, naka-front sa atin yung kubo. And then this one is a pond. Okay, oh, so lalagyan natin ng water features dyan, something na ano. And then... okay, so right now, we are going to download PNG na mga trees. So, ito yung website na pinagda-downloadan ko. So, I'll put up sa link or sa description below yung link niyan para at least alam niyo rin kung saan siya nada-download. Then, after ma-download natin, whatever we're going to do is i-drag lang natin siya dito. So, well, wait lang. Ayan, so, nagkaroon ako ng asset, ano, folders. So, ito yung mga trees na napili ko. So, dalawa lang naman siya. So, ayoko maging crowded din yung area. So, we want to emphasize yung mismong mga tao na gumagalaw.
pwede rin naman natin paggalawin yung puno, pero that will be the other ano na, tutorial na. O yan, kung makita niyo 'di ba, naka-block or nabablock niya yung mismong main ano natin pag naka-white siya. Gagamit tayo ng select and then color range. Select niya lang white. So pag na-select niya and then delete na natin. Okay, so kung na-delete na natin, then deselect lang. Okay, so kung makita nyo, ayan, hindi na hindi nyo na nabablock kasi wala na siyang background na white. Same thing sa mga PNG file na kuwari lang na PNG file na may background na white. So, pwede nyo gawin yun. And then, right, kinawa ko dito is nilagay ko na siya sa likuran ng main natin. So, kailangan natin siya medyo ibaba kasi baka magmukha siyang naka overlap sa line natin. Pag bumukain natin siya, nasa likod siya ng line. Nasa dulo siya. Okay? Then, re-rename natin. So, it is important din na magkaroon tayo ng folder when it comes to layering, no? Parang sa paggawa lang din ng CAD yan. So, isa, ayan. Meron na rin ako. Dinownload ko lang din siya. Then, re-resize lang natin, no? So, para hindi siya magmukhang pare-pareho. Don't forget na i-rasterize natin yung image, no? So, usually kasi pag mga PNG and ano, usually hindi siya naka-rasterize. Okay? So, ilalagay nyo lang ulit siya sa loob ng folder ng trees para nasa likod siya na background o yung main natin. So, ayan, medyo usog natin. Then, medyo lakihan pa natin, no? Para magkaroon siya ng same size niya dyan. Ayan. So, medyo lakihan pa natin. And okay. And then, ibaba lang natin. I think that will be enough. Okay. Siyempre, magkakaroon tayo ng level of ano view depth. Supposed to be dapat itong area na to is mas malapit siya. So, mas ma-clear siya. So, yung mga puno natin, medyo babawasan na natin siya ng opacity. So, nilagay ko lang dito is 90 lang eh. 90 lang. Ayan. I think 90 will be enough. Ayan. And then, okay, create lang tayo another, ano niya. Yes. Ang ginagawa ko lang sa pagka-copy is, click nyo lang siya and then drag nyo lang siya and then press nyo Alt. Ayan, press nyo lang Alt and then para ma-drag lang siya or ma-copy lang siya, no? Tapos, mas babawasan natin siya kasi parang ito na yung nasa likod pa. Okay, so makikita nyo, ayan, para, alam niyo, palabo ng palabo yung tingin mo pag palayo. Hindi mo na siya makikita. Same thing dito. So, gagawa din tayo ulit para at least same din. Na hindi lang nag-iisa yung species ng puno na yan. So, syempre, babawasan natin yung level, opacity niya. Ayan yan. Medyo lakihan din natin para medyo hindi mukhang bakante yung likod mo. And mukhang occupied yung ano. So, dagdag din tayo another 3 dyan. Tapos, pero syempre huwag nyo kalimutan ilagay sila tuloy. Sila din sa likod para at least hindi na magmukhang nakaharap yung pinakamal maano yung opacity. So, usually nilalagay ko naman 30 to 40 yung opacity nung puno. So, syempre, meron na tayo dito. What we're going to do is, lalagay din tayo dito sa kabilang side, no? Ayan. Kakakuha na tayo ulit ng puno. Ayan. So, wait lang. Drag ko lang siya. I think, yan na. Medyo liitang ko lang na kaunti siya compared dun sa kabila. Ayan. Para hindi magmukhang pare-pareho, no? So, ito, babawasan ko din siya ulit. I-bop up ko ulit yung opacity para kasi yun yung ano yung nasa harap. Gagawa din tayo ano, panibago pa. Okay, so ilagay ko parang sinama ko na siya dun. Pinantay ko na siya dun sa isa. Ito rin, lalagay din tayo. Pero ito, this one is nasa likod na. So, i-drag down ko siya sa pinakababa. Then, opacity, siguro 40 or 30. Yeah, I think 40, that's enough.
Okay, meron na tayong mga trees, no? Ang kulang pa natin is yung mga grass. Same thing din dun sa dun din ako nag-download. So ito yung mga grass na ano ko. So ayan, lagay tayo dito, no. Okay. So, syempre basically start it kung puro trees and grass siya, gagawa din tayo ng folder, no. Then ito naman nakaangat siya sa mga puno. So, hindi siya nasa likuran ng puno. Pero, pwede mo rin siya lagay na nasa likod siya ng puno. It's up to you. Basta kung sino yung mas nasa taas, when it comes to layering, siya yung mga nasa unahan. Okay. So, nandito. So, lalagay pa ako na isa pa para mukha siyang okay. And then, rasterize natin ulit. Okay. Tapos, dito siguro maglalagay din ako. Ayan. Mm-hmm. Parang mukhang nasa likod siya or nasa gilid siya ng kubo. Pero, syempre, bawasan natin yung opacity compared sa iba. Ayan. Kasi para hindi ma-emphasize masyado, yan. Ang ma-emphasize is yung ano natin. And then, eto pa. Gagawin din dito. Para magmukha namang hindi, hindi bakanting-bakanting area. Ayan. And then, ayan. Enter. Syempre, sa kabila, lagyan din tayo, no? Para hindi mukhang bakante din. And then, okay, wait. Sub lang natin yung trees. Masyado siya malapit dun sa, ano. So, mamaya, baka isipin nila, pag tumubo yan yung roots niya, isisirain niya yung, ano, yung padirection. Ulitan lang natin, di. Ito. And then, ito. Siguro yan. Isa pa. Wait lang, sub lang natin ng konti. Pero, it's up to you guys, ha, kung paano nyo siya ilalatag, kung paano nyo siya gagawin. Kasi, yan, depende sa preferences nyo yan. So, ito din, syempre, since nasa likuran yung puno na yun, babawasan natin yung opacity na ito. Yan, para mukha naman nandun siya sa puno na yun, nakahilera din siya sa puno na yun. Okay, so, yan. Lagyan ko pa ba ito? So, syempre, sige, lagyan na natin to para at least maging okay naman siya. Tingnan. May bawasan lang din natin yung opacity niya. I think okay naman na siya. And then, let's proceed sa water naman, no? Lalagay tayo na... Ay, hindi! Sorry! Maglalagay pa tayo ng grass ulit dito. So, yeah, sorry. Okay, so ito yung napili ko. Mukhang masyado siyang 3D and may shadow. So, mukhang hindi siya mag-fit. Again. Ito na lang. Ayan. I think much better kasi mas madalas yung makita ito pag sa mga swamp area. Yan, okay. And then, syempre, papasok natin sa grass. Rasterize and then palitan natin ang opacity. Then syempre, kung meron dyan, lagyan din natin yung kabila para mag-proportion. No? Ito naman, medyo lakyan naman natin compared sa isa. And then itago natin. Okay. Okay, meron na siya. Next one is yung water naman. So, we will create water naman dito. To minimize lang natin siya para hindi tayo masyado malito. And I'll create lasso again. Oh, sorry. Naliligaw ako. Okay, so background na lang. Create na lang ako ng bagong layer, no? Pero ilalagay ko siya sa harapan. Pero don't worry, we are going to put some ano naman eh. To put some tag dito, pabawasan na yung opacity. I think that will not work. Pero may na-download naman ako water sa to. Gagawin ko lang siyang seamless, no? Palitan ko yung size and then rasterize again. And then select ko lang din siya ulit. And siguro ulitan pa natin ang content. I-place ko lang din siya sa loob. Don't worry, ilalagay natin siya sa likod. Wait na, ayaw ma-select nung ano.
wait lang. Ayan. Drag ko lang din siya ulit and then press Alt. Ayan yan. And then, siya hanggang sa dulo, no? Ayan. Isa pa. Okay, hanggang makaabot sa dulo. Make sure na walang gap sila para hindi naman mukhang may hati yung tubig mo. Okay. Okay, so yun, i-select ko silang lahat and then i-merge ko sila. Ayan. Merge and then gagawin natin yung opacity muna, ano? Para makat natin kung hanggang saan. And then we're going to select the lasso ulit. Siyempre, ibababa ko muna siya. Ayan. So, ititira lang kasi natin is yung nasa loob ng line natin na block. No? So, itong nasa outer part, i-delete na natin siya. Ayan. Okay. So, syempre, parang mukhang ano siya, masyado siyang solid yung ano mo. Masyado panatag yung tubig mo. So, pipili tayo ng ano, mag-erase tayo ng kaunti. Ito, palitan lang natin yung flow and ano. Then, siguro tagalin lang natin yung part na top. I'm not an expert sa pagdating sa Photoshop. So, ito lang usually ginagawa ko para magmukhang soft lang yung water dyan para may waves na kaunti. Okay. Ito pa. Alam ko pwedeng gumamit ng Gaussian blur dito pero I think pwedeng iba. Iba yung gawin nyo. Okay. So, okay na tayo dito, no? Meron na tayong ayan, and then meron na tayong trees, yan, water, and then grass. Ang kulang pa natin is yung soil. Okay? Yung sa baba. Para magmukha siyang section, syempre, kailangan mo magpakita ng kaunting lupa dyan. Ito masyado siyang malaki. Ito yung na-download ko, by the way. You can download it sa internet lang din naman. Or depende sa preferences nyo kung anong type or kung gusto nyo yung mga mabato-bato, pwede naman. So, ito nilagay ko soil. No? Okay. And then, ayan. Okay. Ganun ulit. Lalagay ka lang ulit ng seamless na ano. Okay. Ayun, may gap. Siguro natin. Okay. And then, another one. Siguro isa pa. Or last. Para ma-feel nyo lang yung ano. Ay, then. May gap. Wait lang, wait lang. Eh, pag na-merge naman, nawawala pala yung gap. Sorry. Opacity ulit. Bawasan natin. And then, tatanggal ulit tayo ng ano. Kaya natin dito yung sa top, no? Okay, and then double click, close, delete, and then deselect. Okay, so sa baba naman, hindi naman natin gusto na para buo siya na ganyan. So, we're going to create the lines lang dito, random lines lang. Depende sa'yo, sa preferences niya, guys. Kayo yung gagawa na ito. Ito is sample ko lang naman. Delete. Sense, di ba? Parang mukhang ano na siya. Aha, and siguro bawas tayo na kaunti dito. Ayan. Hindi naman siya mukhang ano siya. And then, ito, bawasan natin masyado siyang stiff. And then, double click. Okay, ito. Okay, so, ang gagawin natin ulit is mag-erase tayo ulit. So, yung pang-soften natin na area. But, it depends sa inyo kung paano nyo siya isa-soften ng area nyo. Okay? Ayan, para hindi lang siya maging edgy. Masyado siyang hard yung ano nyo. So, it's up to you guys kung paano nyo gagawin siya. For me, ito is for sample lang naman, for presentation. Ayan. Mukhang na sobrang ko na, pero okay lang. Okay. I think that will do na. Oh, okay na siya. And then, okay, may sobra pa dito. So, linisin lang natin.
Ayan, si save na natin siya. Okay, save natin yung file din muna. Yan, always save your file para maiwasan yung aberya. Okay, sorry. Hindi pa tapos mag-save. Okay, save natin muna as ano siya? Sorry name. PNG muna, no? PNG. And then, rename lang natin. Depende sa inyo kung paano nyo siya i-rename din. Okay, and click OK. Then, punta na tayo sa Premiere Pro para i-ano na natin siya doon. Ipapasok na natin siya.